Ika-30 ng Mayo, Sabado sa 7th linggo ng Pasko ng Muling Pagkabuhay, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Paglingon ni Pedro, nakita niya na sumusunod ang alagad na mahal ni Jesus na humilig sa dibdib niya noong hapunan at nagtanong, "Panginoon, sino ba ang magkakanulo sa iyo?" Kaya pagkakita rito ni Pedro, sinabi niya kay Jesus, "Panginoon, ano naman ang mangyayari sa kanya?" Sinabi ni Jesus, "Kung loobin ko siyang manatili hanggang ako'y pumarito, anong pakialam mo? Sumunod ka sa akin." Dahil dito ay may lumaganap na paniwala sa mga kapatid na hindi mamamatay ang alagad na ito, pero hindi naman sinabi ni Jesus, "Hindi mamamatay, kundi kung loobin ko siyang manatili hanggang sa aking pagdating." Ito ang alagad na nagpapatunay tungkol sa mga bagay na ito at sumulat ng mga ito. Alam namin na totoo ang kanyang pagpapatunay. Marami pang ibang ginawa si Jesus na kung masusulat ang mga iyon ng isa-isa, ang tantya ko'y di magkakasya sa mundo ang mga isusulat ng mga aklat. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pagsasadiwa. Marami pang ibang ginawa si Jesus na kung masusulat ang mga iyon ng isa-isa, sa tantya ko'y hindi magkakasya sa mundo ang mga isusulat na aklat. Sa kaugaliang Pilipino, madalas nating iugnay ang mga kakayahan natin sa ating mga magulang. Kung may nakikita tayong kasipagan sa isang tao, sinasabi natin, "Nakatuwa't nagmana ka sa iyong ina o ama." Mana. Hindi lamang ang mga katangian at yaman ang ating minamana, kundi pati ang mga kinaugalian at mga tradisyong minanapa ng ating mga magulang sa kanilang mga ninuno. Ang mga katangian at gawaing ito ang siyang nag-uugnay sa isang angkan. Nagiging batayan ito ng kanilang pagkakakilanlan. Sa huling bahagi ng Ebanghelyo ni Juan, ipinahahayag ng Ebanghelista na maraming mga bagay pa ang ginawa ng Panginoong Jesus na hindi naitala sa banal na kasulatan. Subalit tulad ng mga kaugalian at katangiang minana natin mula sa ating mga ninuno, ang mga mahalagang aral o kwento na mula sa mga gawaing hindi naisulat ay natanggap natin sa pamamagitan ng pagsasaling-saling kwento mula sa isang henerasyon tungo sa isa pang henerasyon. Ito ang tinatawag nating oral tradition. Sa kasaysayan ng Iglesia, malaki ang ginampanan ng ganitong paraan ng pagsalin ng kaalaman at kinagisnan. Dahil dito, nananatiling buhay ang mga gawain at aral na patuloy na nagpapahayag sa bawat kasapi ng Iglesyang itinatag ni Kristo. Pagsasagawa. Pinapalago ba ng mga katangian at kinaugali ang minana ko mula sa aking mga ninuno ang aking pananampalataya bilang Kristiyano? Kung hindi, handa ko bang baguhin ang mga ito?